What up, mga kapitbahay? And this is the 2,000 pesos Shopee gaming chair review. Dapat ganito lang muna yung pagkakabukas mo kasi mamaya mali yung product. Pwede, para pwede mo isole. Nare-reimburse naman Shopee yan eh. Oh, wow. Looks good. Yes, pink. It's for me. Tough men wear pink. Okay, andito na lahat ng parts. Oof. Merong isa lang na may bungi. Isoli ko pa ba? Eh, ito lang naman. Baka sa pagdadala na lang to, kasi nakamotor lang. Try ko na lang i-mighty band kung kaya pa. Dapat una mo hanapin yung instruction manual. Tsaka yung mga cruise. Kung walang cruise, isoli mo. Pero kung walang manual, okay lang din. May YouTube naman. Natin tatatlong screw. So sigurado ito 'yon. Meron tayong mahabang screw, meron din tayong i-exec. For sure dito sa seating pad nyo may exec kasi by experience, ginamit ko na itong mahabang screw. Tapos tumutusok sa puwet. Hindi natin lang kung saan galing. Hindi siya ganun ka-star kasi ito lang yung kukonect sa seating pad at sa backrest. So medyo gumagalaw. Pero gumagana yung tail. Okay. Tsaka yung lift. Yun ang importante naman. Yun, lift. Try natin pababain. Yung leather niya, good, walang scratches. Tapos, gumagana yung massage. Hindi ko na-expect may back massage. Wala dun sa description, pero good job. Tapos, meron siyang footrest. Hindi ko lang siya nire-recommend na i-tilt, i-lift palagi. Kasi lahat ng gumagalaw, madaling masira. Kung gusto niyo tumagal, huwag masyadong gamitin yung tilt, yung lift. Kapag kailangan lang.
This vlog is not sponsored by Shopee. Pero Shopee, baka naman. Shopee pay ko. See ya.